Saan ba ako? Ah, nasa pasito na nga pala ako. Dito ako ngayon kasi bukas yung binyag ni Kaden. Yung pang-apat ko na pamangkin na magiging pang-apat or pang-lima ko rin inaanak. Ayan, mas okay natin yung lighting yan kaysa kanina. Kasi naka-on na ngayon yung aperture na ALM9. So yun, ang pinaka-goal ngayon for today, pupunta dun sa bagong Open Robinson sa malapit. Sa Galleria South. Kukuha tayo ng gift para kay Kaden dahil binyag niya bukas. Tapos, kukuha rin ng polo siguro. Dahil nino nga ako. Tapos, dahil gusto rin niya kaya try yung Samgyup, salamat din din. Ay, sinabi ko yun. Okay lang naman siguro sabihin. So yun, pupunta namin sa Galleria South ngayon. Kasi medyo hindi na yata mainit sa labas. Mga 5:30 PM na yata. So, pwede na kami pumunta. Tara. Sabi na ikaw. Akala ko dahil nung isang araw pa nag-open, mas konti na eh. Parang ito mga pabago. Sobrang daming tao pa din. Dito mo lang sa department store. Toy sa taas, hindi ko alam kung Toy sa Rest ko, Toy Box lang. Ito yung mga pang kids masyado eh. Baka dun banda yung may mga transformers siya. Akala ko kambay na yung boot. Hindi, kambay na yung kay Kaden. Yung sa akin muna. parang ito na yung transformers nila eh. Sakto, after mag-Toys R Us. Na, kain muna. Konting lakad lang dito sa kainin. Kinabuti na pagsara ng mall. Ang haba kasi ng pila kaya ng iyan ng kainin. So yun, and nasa rin yung mall. Pwede ba siguro? Oo, pwede. Ay! Doon na yan. Yan, sarado na. Stairs? Inikot lang natin yung ano. Madilim na, may na ulit. Okay lang. Pwede ko matanggalin audio nito. Speak out. Come on, come on. Ito na kama. Ayan, kakauwi lang namin siguro, ano nga yun, 10 or 10:30. Pinabot namin ng pagsara ng mall dahil ang haba ng pila kanina sa kainan. Kaya yun,
late na rin ako pag-start. Tapos medyo mabagal yung serving nila. Siguro dahil sobrang daming tao din. Kaya medyo late na rin ako eh. Pero okay naman. Halos lahat naman nung kailangan gawin sa mall na gawa naman. Nakabili nung regalo kay Kiden. Nirarap na ni Eka ngayon. Tapos nakabili rin ng polo para bukas. Tapos, ano pa ba? Na-check din namin ibang store. Yung Toys R Us meron. Yung toy box lang pala. Kaya lang yun nga. May Transformers sila pero Cyberverse lang available. Kaya hindi rin ganun pa-okay. Parang konti yung selection ng Toys R Us nila. Sana mag-improve pa. Yun. Yan, nasi-shame na rin dahil para medyo presentable naman bukas sa Binyag. Tatanggalin ka nata. Sinisignan pa ni Eka yung ano, wrapper ng gift kay Kaden. Pero totoo niyan kasi nalimutan din namin bumili ng gift wrapper kanina. Ang haba kasi ng pila, hindi kami mali sa pila. Ano? Nasaraduan. Hindi namin nalimutan, nasaraduan lang. Ayan, pero ayan. Galing naman eh. Galing naman ang design niya. Ganda, ganda. Thank you, Google. Kinapin mo to? Oo. Pero hindi naman sobra ko. Mali spelling! Kumuha ng... Joke lang. ...ng inspiration. Kasi sa pag-ibig sa nungupan. Pag-ibig ay pag-ibig sa nungupan. Sa kaso, hindi naman siya ano eh. Pwede mong lakaran sa festival. Hindi siya... Hindi, sarado yun, tapos na yung Binyag. Nandito na kami kayo sa kainan. Kaya lang, medyo mahaba pa yung pila. Kaya maglalaman mo na kami ng chest rush. Ako nang hintay. Okay, so, ayun. Nag-edit kasi ko ngayon nung video nung Binyag ni Kaden. Tapos napansin ko, wala pala yung outro. Tapos, hindi ko rin nasabi kung bakit walang footage dun nung mismong Binyag. Ang ano kasi, naalala ko dati nung may pinapanood kami dating Canadian na vlogger, pero based siya dito sa Pilipinas. Yung sabi niya dati, pag yung mga event kasama yung family, mas gusto niya, ini-enjoy niya yung moment, kaya hindi na siya nag-record ng video. Tapos, isa pang sabi niya yata, hindi ko alam kung siya nagsabi yun, yung, kasi siya yung nag-sign up sa YouTube, hindi naman ibig sabihin yung buong family niya, kailangan kasama din sa mga video niya lagi. Kung mga privacy reasons rin siguro. Tapos, ayun pala. Nung nakalang video kasi, nabanggit ko yung mga pinapad ko dating mga ano. Hindi, hanggang ngayon pinapad ko pa rin sa mga vloggers sa ibang bansa. Mga sila Casey, sila Peter McKinnon, ganun. Pinapad ko rin naman yung mga local, syempre. Hindi ko lang binabanggit lahat. Pero isa sa mga halos araw-araw ko pinapanood din, kasi may daily vlog siya, si Paolo Tomenes. Kasi si Kuya rin nagsuggest dati na isa siya sa mga pinapanood niya rin. Dahil nag-start daw dati from Ukay-Ukay Shoes. Tapos yung daily vlogs nga niya, tinuloy-tuloy niya. Kumbaga parang pwede ko para kay Casey sa sipag mag-daily vlogs. Tapos yun nga, yun na pa din namin dati na sunugan siya. Kumbaga sabi nga ni Eka, parang literally from ashes to riches. Parang ganun. Yun pa, yung isa sa mga reason kung ba't ko siya pinapanood. Dahil bukod sa inspirational din naman yung videos niya. Nakaka-motivate din kasi kumbaga yung daily vlogs niya, talagang ginagawa niya effort yung araw-araw na pag-record ng video at pag-upload. Siyempre, isa sa mga pinapad ko rin ngayon na local vlogger. Ito, taga, may notification dito. Ito, kita kaya? Ayan. Hindi ko alam kung kita, pero yan, si Kuya Pao. Si Hashtag Kain Rider. Kung mahilig kayong kumain, magluto, at nagmamotor kayo, isa yan sa mga channel na dapat sinusubaybayan niya.
sasabi niyo sa mga nanonood sa inyo? Ah, hindi ko alam kung may nanonood sa channel ko ngayon kasi hindi pa ganun kataas yung views. Pero yun, yun kung sakaling pinapanood nyo to, thank you sa panonood. Like, subscribe, tapos ring nyo na rin yung bell kung trip nyo yung mga video na ina-upload ko. At kung hindi naman, salamat na din kung nadaanan nyo tong channel na to. You can do it, Migs! You can do it, Migs! Tingnan nyo nag-hesitate siya, oh. You can do it! I believe in you! Vlog! Kita kayo sa susunod na vlog! Ayaw niya kasi sabihin.